Kumusta mga sirs? Kalagayan ni Brownlee sa Gilas, may solusyon na. Secret plan ayon kay Coach Chotreyes, ibinunyag at Hinebra legend JJ Helderbrand, sinabi na mababaw daw ang rason ng Gilas sa issue about unwritten rules versus Cambodia. Tara, pag-usapan nga natin yan mga sirs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga sir sa inyong suporta. Naging issue nga ang pagiging bad host ng Cambodia sa ginaganap na SEA Games 2023. Hindi lang sa sobrang dami ng mga imports na pinadala nila sa kada sports events, kundi pati na rin sa mga services lalong-lalo na sa mga facilities na pinoprovide nila. Bukod sa napakadelikadong court flooring na linoleum na naka-injured nga kay Calvin Oftana at kay Newsom, usap-usapan nga din ngayon ang kawalan ng air conditioning sa loob mismo ng venue na talaga namang nagpahirap pa sa kalagayan ng mga players na naglalaro. Isa na nga sa mga malalaro na sobrang affected ay ang naturalized player natin na si Justin Brownlee na talaga namang hirap na hirap sa kondisyon na ito ng competition. Dahil nga sa sobrang init, naghahabol nga palagi ng hininga si JB at mabilis mapagod. Sa laban nga mismo nila sa crucial game versus host country na Cambodia, kitang kita na ina-assist na nga siya sa bench dahil sa overfatigue at cramps na din. Kaya nga nagresulta na lang sa kanyang 10 points na contribution. Malayong malayo ito sa average ni JB na kaya ngang kumamada ng 30 points or mahigit pa kung gugustuhin niya lang. Pero naging factor nga kay JB ang mataas na temperature na ito para makapag-perform siya on the highest level, kaya hindi rin siya masyadong nakatulong sa laro. Dahil dito, ayon nga mismo kay Coach Chotreyes, kilala nga daw natin si JB na pawisin even on the air conditioned na mga game venue sa Pinas and all throughout his career. Nagdag pa ni Coach Chot, sa kondisyon na ito ni Brownlee, may naisip na daw silang solution, ngunit he opted not to tell na lang during the interview kung ano nga ba ito. Heto nga ang interview niya. Meron kami ginagawa but it's better for us to just keep it among ourselves. Pero kung kilala niyo si Justin, even sa Araneta, sa MOA, even in the best of air condition situations, grabe talaga siya pawisan, di ba? So can you imagine here? I mean, to start off, he really sweats more than the regular. So even in the situation, mahirap talaga sa kanya. Hindi natin alam kung baka may medical procedure na ginagawa kay JB for his condition, ngunit ayon nga mismo kay JB, on his own, mas naging madiskarte na lang siya dahil during workouts, nire-request niya daw na patayin ang aircon para masanay siya sa mataas na temperature and para maging familiar nga ang katawan niya sa mainit na sitwasyon. Matapos nga ang laban nila sa host country na Cambodia kung saan nagkaroon pa ng girian sa endgame dahil sa disrespectful na timeout ng coach ng Cambodia with just 20 seconds na lang in the game clock just to celebrate lang ng kanilang pagkapanalo. Naging hot topic nga ito sa mga basketball fans and personalities na umabot nga din sa Hinebra legend na si JJ Helderbrand, kaya naglabas din siya ng sarili niyang saloobin tungkol sa unwritten rule na ito. Ayon nga sa kanya, mababaw daw ang rason kung bakit kailangan pang umabot sa girian na ito ang endgame ng laro. Ito nga ang mas detalyadong mga binitawan niya mismong mga salita. Kung ayaw nila mangyari yun, huwag na naman tayo magpatalo. Hindi na dapat umabot sa ganong situation. Ano yan, bro? That's international, man. We have to always show, di ba, professionalism. Kung yung ginawa nila, sige, kaya mo na. Ano tayo magagawa eh? There's nothing... What's it gonna change? It's not gonna change anything. Talo ka pa rin. And then, at the end of the day. Diba? Pero, babaw. Ganun talaga. That's what happens. Nababawawang ka sa mga reactions natin. Yeah. Parang full sport tayo. Ganun, yung bang lumalabas, full sport. Diba? Hindi. Kasi they were especially excited to beat the Philippines. Hindi, saka crowd nila yun. Oo, saka they're, ano, diba? Baka they weren't expecting to beat us. Diba? Eh natalo tayo. Pwede ka na be excited, man. Oo, parang... Matapos nga ang laban na yun nila sa Cambodia, ang Singapore nga ang nakatikim ng galit ng Gilas sa group phase matchup nila na tinambakan nga nila ng 60 points. After nito, pasok na sila sa semifinals and it's a rematch nga ng laban nila versus Indonesia na nakalaban nga nila sa gold medal game sa nakaraang SEA Games at tumalo nga sa kanila.
Dito nga natin malalaman kung magiging effective nga ang conditioning ni Brownlee sa laban na ito dahil sobrang kailangan na kailangan nga ang all-around playing style niya, lalong-lalo na nga sa mga crucial basket kung saan siya nag-excel. Paano? Dito lang muna mga sirs, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay ka barangay.